Radyo Pilipinas, 738 AM. 4 na minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Radyo Pilipinas, Network Balita, ngayon. Partyless Solon, pinalilimitahan ang pagbibigay ng homework sa mga mag-aaral. Mula sa Kamara may ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas Report. Sa pamamagitan ng privilege speech ay nananawagan si Tutok Tuwin, Partyless Representative Sam Verzosa na limitahan ang pagbibigay ng takdang aralin sa mga estudyante. Anya, mayroong mga pag-aaral na nagsasabi na hindi nakakabuti ang maraming assignment sa mga mag-aaral dahil sa nagdudulot ito ng stress at pressure. Mayroon din anyang pag-aaral ang Program for International Student Assessment o PISA na kapag lagpas sa 4 oras bawat linggo ang paggawa ng homework ay negligible impact o may negligible impact ito sa kanilang performance o grado. Kaya naman mungkahi niya gawing 1 oras lamang ang paggawa ng assignment kapag weekdays at dapat wala ng takdang aralin kapag Sabado at Linggo. Inihalimbawa pa nito ang bansang China at Finland, limitado lamang ang oras sa paggawa ng mga takdang aralin kaya naman nagkakaroon ng panahon para sa iba pang aktibidad gaya ng sports, relaxation at mas tumataas ang kanilang learning productivity. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasig City Mayor Vico Soto nakipagpulong sa mga kawaninang CDRRMO ng lungsod para sa pagpapalakas ng disaster preparedness ng Pasig City. May live na ulat si AJ Ignacio. Radyo Pilipinas Report. Yes, upang mas maging handa ang City Disaster Risk Reduction Management Office ng lungsod ng Pasig, nakipagpulong si Mayor Vico Soto sa lahat ng kawanin ng CDRRMO sa Pasig City para sa assessment ng naturang tanggapan. Isa sa naging agenda sa naturang pagpupulong ay ang approval ng 2023-2028 Pasig City Disaster Risk Reduction Management Plan na ipinresenta ng CDRRMO kay Mayor Soto. Ani ni Soto na kinakailangan na maging handa ang disaster response ng Pasig City Government sa anumang sakuna at kalamidad na tatama sa kanilang lungsod. Kaugnay nito na nakatakdang magsagawa ang Pasig City Government ng second quarter national simultaneous earthquake drill sa darating yan na Hunyo. Wala rito sa Pasig City, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas. 41 residente ng Quezon City tumanggap ng titulo ng lupa mula sa pamahalaang lungsod. May ulat si Marian Bastasa. Radyo Pilipinas Report. Aabot sa 41 mga residente mula sa Quezon City ang nakatanggap ng titulo ng kani-kanilang mga lote mula sa mga programang palupa ng pamahalaang lungsod. Personal na iniabot ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang titulo ng lupa sa mga residente bilang mandato na mabigyan ng kasiguraduhan ang pabahay sa lungsod. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng programang direct sale sa ilalim ng socialized housing project ng Quezon City na layong mabigyan ng maayos at abot-kayang pabahay ang mga nangangailangan. Ang direct sale ay magsisilbi anyang paraan upang maging lehitimong may-ari ng lupa ang mga residente na matagal nang ninirahan sa lote sa kondisyong mabayaran ng halaga o katumbas ng presyo ng lupa alinsunod sa terms of payment ng syudad. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Ilang produkto galing Davao mabibili rin sa Kadiwa sa Parañaque City. May ulat si DK Zarate. Radyo Pilipinas Report. Binuksan ngayong araw ang Kadiwa on Wheel sa Phase 1 na Pimra Barangay Moonwalk Parañaque City. Bawat sa murang gulay tulad ng talong na 40 pesos kada kilo, kalabasa 20 pesos na kada kilo, ay mabibili rin ang mga prutas galing Davao tulad ng lakatan Davao 80 pesos kada kilo, avocado Davao 150 pesos kada kilo. Ayon kay Michael Villafuerte Botoha ng Duran Farm, na nanatiling matatag at halos walang paggalaw sa presyo ng lowland vegetable. Samantala, available din sa Kadiwa on Wheels sa Phase 1 Pimbra Barangay Moonwalk ang puti at pulang sibuyas na 150 pesos ang kada kilo. Ito si DK Sarate para sa Radyo Pilipinas. Tinututukan na ng Government Service Insurance System o GSIS ang pagsasaayos ng pambansang pabahay programa para sa mga tinaguriang bagong bayaning manggagawa ng pamahalaan. Sa laging handa public briefing, sinabi ni GSIS President and General Manager Arnulfo Wick Veloso na prioridad nila ang mga empleyado ng gobyerno na may mababang salary grade. Dagdag pa ng opisyal, mismong si Pangulong Marcos na rin ang nagbigay kautusan na agad itong isakatuparan.
Mahalagang 200 units po eh, kada isang building po ang kaya naming maipagawa sa doon sa property, at mukhang tatlong building ang kakayanin, so that's going to be around 600 units para sa mga kawanin ng gobyerno. Yan po ang tinig ni GSIS President and General Manager Arnulfo Wick Veloso. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin. Magandang umaga. 75 years of